Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan niyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at paggamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba dyan? Binigyan nila ng kaputol na isda na inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, itang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan nila ang kanilang mga isip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa bagay na ito. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo, nasa ikatlong araw pa lamang mula nung si Jesus ay pinatay, no? Namatay sa krus. Kaya't pinaghaharian pa ng takot ang mga alagad. Kaso may mga balita nang dumarating sa kanila. Gaya ng balitang dala ni Maria Magdalena na nakita daw niya si Jesus. Gaya ngayon ng binabalita ni Cleopas at ang kanyang kasamang alagad na nakita daw nila at nakikain pa sa kanilang si Jesus nung sila'y patungo sa Emmaus, no? At hindi makapaniwala ang mga alagad tungkol sa mga balibalitang ito. At nang sila nag-uusap, nagulat sila. Bigla na lang lumitaw sa kanilang gitna si Jesus, no? At ang bati, sumainyo ang kapayapaan. At talagang hindi pa rin sila makapaniwala. Akala nila multo at sila'y pinagharian ng takot, no? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito, hindi ako isang multo. At upang makumbinsi ang kanyang mga alagad na siya'y buhay, pinakita niya ang kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay, sugat sa kanyang tagiliran. At para makumbinsi pa rin, sabi ni Jesus, meron ba kayong pagkain? Nagugutom ako. Yun, kumain siya sa harapan ng mga alagad. At saka lamang nakumbinsi ang mga alagad, natunay nga na si Jesus ang nasa kanilang harap, na siya nga ay muling nabuhay. No? So anong bati ng Panginoon sa mga alagad? Sumainyo ang kapayapaan. Alam na alam ng Panginoon na yun ang kailangan ng mga alagad dahil sila'y pinaghaharian ng takot. Yun lamang ang papawi sa kanilang matinding takot. At yan din ang bati sa atin ngayon ng Panginoon. Very timely ang bating ito sa atin ng Panginoon. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sapagkat yan din ang ating kailangan sa panahon ito na tayo rin ay pinag-aharian ng takot. Dahil nga marami tayong nababalitaan, mga taong kilala natin, close na sa atin, namamatay na lamang na hindi na nakakapunta sa ospital kasi pipila ka pa. Balita ko yung iba, number 40, waiting list. No? Kaya wala. Namamatay na lamang sa bahay nang hindi napupunta sa ospital, hindi man na nakikita ng doktor. No?
Nag-iintay nga ng vaccine, napakabagal naman ang dating. No? Kaya nako, kaya tuloy ang mga tao ay pinaghaharian ng matinding takot, pangamba, kawalan ng katiyakan. Kaya nga very timely ang bati ng Panginoon sa atin, sumayin niyo ang kapayapaan. Ano nga ba ang kapayapaan? Alam niyo mga kapatid, peace is not the absence of conflict or problems. Huwag nating isipin na pag walang kapayapaan, walang problem, walang conflict. No, it's not that. No? Peace is the deep knowing that everything will become well. Yun ang kapayapaan. Yung bang sa kabila ng mga nangyayaring ito, yung nananalig ka pa rin, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos na ang lahat ng ito ay lilipas. At lahat ng ito'y malalagpasan natin. At yun naman talaga ang totoo. Sapagkat yun nga, ang pandemyang ito ay nangyari na noon pa man. At after 2 years, batay sa kasaysayan, nalagpasan din nila ito. At nakabalik din sila sa dati nilang pamumuhay. Hindi ba tayo nasa 2 taon na rin? Kaya nga lamang ang matindi, mas matindi ang dagok ng COVID ngayon. Ano? Hindi katulad last year. Last year medyo mild pa, pero ngayon mas matindi. Kaya nga pamilya ang magkasakit, mas malakas makahawa at mas mabilis na makamatay. Okay? Gayunpaman ay ipanalangin natin na hari nawa ay dumating na ang mga vaccine sapagkat ito na lamang ating line of defense upang huwag tayong dapuan o kung dapuan man ay meron tayong panglaban, may panlaban ng ating katawan. No? So ganun pa man, sa kabila ng ito, of course, meron tayong mga sariling effort na dapat ginagawa. Ganun pa man ay kailangan kumapit pa rin tayo sa Diyos. No? Kailangan kumapit tayo sa Diyos upang huwag tayong pinaghaharian ng takot. Sapagkat pag nagharian ka na ng takot, hindi ka na nakapag-iisip ng tama. No? Hindi ka na nakapag-iisip ng matuwid kapag pinagharian ng takot. Kaya kinakailangan ang Panginoon sa ating buhay na magkakalob sa atin ng kapayapaan. Para tayo nakakapag-isip kung ano yung dapat gawin. Kung sakali mang ikaw ay dapuan ng sakit, alam mo, ito yung dapat mong gawin. Nakakapag-isip ka pa ng tama. Nakakapag-isip ka ng matuwid. No? So yan, kapayapaan. Yan ang kaloob ni Kristo. Kung si Kristo ay suma sa atin, yan ang mararamdaman natin. That sense, that deep sense of knowing that everything will become well. Okay? At dito nga sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kayo ang saksi ko sa aking kamatayan at sa aking muling pagkabuhay. Kaya kayo ang aking mga sugo, isinusugo ko kayo upang ipahayag, ipangaral ang aking muling pagkabuhay. At ito ang mabuting balita na dapat niyong ipahayag. No? Sa mga kapatid, sabi ng Panginoon, ipahayag ninyo ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ipahayag ninyo ang pagsisisi. Napakahalaga nito sa panahon natin ngayon na ang mga tao ay wala ng sense of sin. Wala na. Wala na tayong sense of sin. Hindi na natin itinuturing na kasalanan ng pagsisinungaling. Kaya nga, grabe na ang fake news. Sinasadya talaga. Sinasadya talagang manira, magsinungaling. Wala na, nawala na yung sense of sin. Ako, kasalanan yung ginagawa mo kasi nagsisinungaling ka. Kasalanan yan. Nawala na yung sense of sin. No? Dati tinuturing natin ang pagmumura ng tao, ang panglalait ng kapwa ay kasalanan din. Nawala na rin yan. Parang ang mga tao ngayon ay ambabastos na. Graming magmura sa social media. Grabe. Hindi mo masikmura. Ano ba ito? Grabing pagmumurahan. Para ba, mga Katolik pa ba itong mga ito? Mga Kristiyano pa ba mga ito? Hindi naman ito tinuturo na ating pananampalataya. Nawala na ang sense of sin. At kahit na may nababalitaan kayong mga pinapatay nang hindi man lamang nabigyan ng katarungan, napagbintangan, pinatay, hindi na tayo na aalarma. Parang sa atin normal na lang.
No? Kaya nga, nakakalungkot. We have lost our sense of sin. We have lost our moral compass. Alam natin yung compass, di ba? Pag ikay maglalakbay, lalo na sa karagatan, you need a compass. At alam natin yung pointer ng compass, wherever you are, that pointer will always point to the north. Tayo, bilang mga Kristiyano, meron din tayong moral compass. Kung nasa atin si Kristo, He is our north. Our moral compass will always point to Him. And our moral compass will always lead us to Him. Kaya kailangan natin ng moral compass, si Kristo. Kung wala si Kristo sa ating buhay, wala tayong moral compass. And that's the problem with the world now. We have lost our sense, our moral compass. Hindi na natin alam kung anong moral. We have lost our morality. That's our problem now. Mas matindi pa sa COVID. Yung COVID, ang papatayin, katawan lang natin eh. Yung kawalan ng moralidad natin, ang papatayin, yung kaluluwa natin, mas matindi. Mamatay man tayo kung sa nasa atin si Kristo, mabubuhay tayong uli. Pero kung mamatay ang ating kaluluwa, wala na tayong pag-asa. Kaya nga, sabi ni Panginoon, kailangang ipahayag ang pagsisisi. Eh paano mo nga ipapahayag ang pagsisisi kung mga tayo walang sense of sin? Kailangang ipahayag natin si Kristo at ang kanyang mga kautusan. No? Sapagkat yun lamang ang taming paraan, ipahayag natin si Kristo, siya ang liwanag na ating buhay. Pag tayo lumalapit sa liwanag, we will see our own wickedness. Makikita natin na ating pagiging makasalanan pag lumapit tayo sa liwanag. Pag lumapit tayo kay Kristo, makikita natin ang ating pagiging makasalanan. Kung wala tayong sense of sin, dasal ka lamang dasal, pero hindi mo naialam, may kasalanan ka pala. Yung iba kasi, for example, nabubuhay kayo, mag-live-in lang kayo, hindi naman kayo kasal, and you don't feel anything wrong with that, that is an example that you have lost your sense of sin. Tapos nagkukumunyong ka pa. Yun yung very clear and concrete example that you have lost your sense of sin. Ibig sabihin, wala si Kristo sa iyo. Akala mo lang nasa iyo si Kristo, pero wala. Dasal ka lang ng dasal, asking God for favor. You're only after favor from God. You're not after the relationship. You're not after God. You're after what favor you can ask for God, from God. Kaya nga, we need to preach about sin. Mga tao ngayon ayaw na nang pinag-uusapan ng kasalanan. Ang mga tao ngayon, they hate labeling. The moment you label an action as sinful, they will hate you for that. But you know, we have to call a spade a spade. We have to call black as black. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, yung black, pwede na rin gawing gray yan. Hindi pwedeng ganun. Black is black, kasalanan ay kasalanan. Kahit na yan pa ay ginagawa ng nakararami, kasalanan pa rin yan. Yun ang problema. No? When everybody is already doing it, then for akala natin it's no longer a sin. It's no longer wrong. Kahit na ginagawa pa yan ng nakararami, ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Hindi ito mababago ng majority. Kaya nga, that is our role as Christians. We need to preach what sin is. Okay? Especially in our situation where we have lost our sense of sin. And only after we have realized that we are sinful, we can preach about God's forgiveness. Kasi how can you preach God's forgiveness if people have no sense of sin? Sasabihin ng mga tao, hindi ko naman kailangan kasalanan. Hindi ko naman kailangan patawarin pa ako ng Diyos. Wala naman akong kasalanan. Okay? So we have to preach God's forgiveness. Marami sa atin, akala natin God's forgiveness is automatic. Akala natin magsimba ka, magdasal ka, magkumunyong ka, pinapatawad na tayo ng Diyos. No, it's not easy as that.
meron tayong kailangang gawin. May ginawa, may binigay na ang Panginoon ng steps para kailangan nating isagawa. Siyempre, ang unang-una, talikuran ang iyong mga kasalanan. You have to turn away from sin. That's the first step. You have to feel sorry. Kasi you will only turn away from sin if you feel sorry for it. If you feel the remorse, no? If you feel sorry for your sins, that's the only way. That's the way that will push you to turn away from sin. Okay? Matapos nating maramdaman 'yon, yung feeling of remorse, and we have made the decision to turn away from sin, then we need to go to God to reconcile with Him. And how? Through the sacrament of reconciliation. At yun nga, nakakalungkot nga, dahil nga dito sa COVID na ito, eh hindi natin magawa yun, ano? Unlike dati na, lalo na pagpanahon ng Kuwaresma, kumpi sa alang bayan, hindi natin magawa ngayon yun. So yun nakakalungkot, no? Kaya nga, mga kapatid, ngayon ay talagang you really have to feel sorry for your sins in prayer. In prayer. At kung talaga naman nakita nyo talaga na you have to go to confession, pwede naman nating schedule yan. At ang pinaginagawa namin pag maramihan, pakisulat na lang po. Babasahin na lang po natin. Kasi iniiwasan natin yung ano, yung dialogue, yung iniiwasan natin yun eh. Pwede pong isulat and then I will just read it. And then I will just give you the absolution. So, ganun po yung ginagawa. So, meron pa rin paraan. No? So, yun po. At isang maganda ngayon, pinagdiriwang natin ang 500th taon ng Kristyanismo sa bansa. This is a time of jubilee. This is a jubilee year for all of us. Why is it a jubilee year? It's a time it is a time for joy. Pag sinabing jubilee, it's a time for joy. Bakit it's time for joy, no? Kasi ito yung time na ang simbahan ay nagbibigay ng mga biyaya na tinatawag nating plenary indulgence. Na may mga itinalaga tayo sa ating diocese na 7 simbahan na pwede niyong puntahan. Ang pinakamalapit dito sa atin ay sa Aransasu dito sa San Mateo. At sino man ang pumasok doon sa Jubilee Door, na in the state of grace, meaning tumalikod sa kasalanan, nagbalik sa loob sa sakramento, sino man pumasok doon ay bibigyan ng plenary indulgence. Ibig sabihin, wala nang kaparusahan ang iyong kasalanan. Kasi alam nyo, tuwing tayo gumagawa ng kasalanan, ito'y may kasamang kaparusahan na dapat nating harapin. Subalit ang plenary indulgence ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula doon sa kaprosahan na yon. Kaya nga kung sakaling tayo mamatay, we go straight to heaven. No more purgatory for us. So that's the plenary indulgence. No? We go straight to heaven. No more suffering in the purgatory. Yan ang paniniwala natin bilang mga Katoliko. Kaya nga, this year is a jubilee year for all of us. Biyayang tinatanggap natin sa pamagitan ng simbahan. No? Samantalahin natin ito upang tayong lahat ay makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo.